Writer. PH. Studios. Okay po. Actually po, opo, sure po. Na-meet ko lang po yung real dad ko. 18, magna-19 years old po ako. So, before po, nung nagkaisip na ako, hindi ko po siya kilala at hindi ko po alam kung nasaan siya na. And yung mama ko po, may family na rin dito. So, I have a stepfather and all. Pero, syempre, nandun yung longing na makilala po yung totoo kong natay. Lalo na, siyempre, growing up po, usually sa mga environments po kung saan ako lumaki, parang ako lang yung, parang ganito yung kulay, ganito yung itsura. So, nandun dun yung longing po na makahanap ng tatay, ganyan. So, na-meet ko po siya dahil sa pagkanta ko rin po. Pero sa kabilang ano pa po yun, competition na nasalian ko before pa. And yun po yung naging way kung saan napanood po yata nila ako sa US. Napanood po nila sa isang channel doon, yung kapitbahay na Pilipino. Then doon na po nag-start yun at na-meet ko po yung daddy ko. And syempre dahil nasa US po siya, I was only able to go there a couple of times to spend time with him. Dahil mas based po ako dito sa Pilipinas, dito po ako nag-aral lumaki. And then 2 years ago po, last year po, nung kasagsagan po ng The Clash, pagkatapos ng The Clash na ayan po may mga projects kami, nasa US po siya and yun po, pumanaw po siya nung time na yun and hindi po ako makapunta sa US. And then, ayun po, nung time naman na ready na at pupunta na ako sa US, dun po nag-start yung pandemic para bibisitahin ko po sana kahit po yung ano na lang po, yung sa dito sa cemetery na lang po. Yun po. So Filipina yung mama mo dito sa yes, kita sa Olongga po? Before? Yes po. Actually sa Manila po. Ah, sa Manila. So bali ano siya pa US Navy ba siya ano po pa? Yes po, Navy po. Ah, okay. Oh, at fortunately maganda naman yung pagtanggap sa iyo kasi may mga ibang kwento kasi di ba na parang nahirapan sila tanggapin ng family nung sa father side pagdating sa Amerika. And siguro may family na rin siyang sarili doon. So kumusta ka doon sa family niya pati sa mga half siblings mo? Actually, okay naman po. Doon nga po ko una natakot kung tatanggapin ako ng family doon. Nagulat din po ako kasi pagdating ko po doon, may mga pictures po sila nung baby ako na naka, di ba po sa Amerika, maraming mga picture sa squader. Ando doon po yung picture ko. So kumbaga, kilala po nila ako simula before hanggang ano. Talagang hindi lang talaga nagkaroon ng chance na maalam nila kung nasaan ako at ako maalam kung nasaan po sila. Ayun po. So, sabi mo, di ba, gumagawa ka ng mga songs, may mga hugot ka bang mga kanta na base doon sa buhay mo? May mga nagawa kang kanta? Actually, marami po akong nasulat na kanta, pero masasabi ko po na itong single ko na ito ay napaka-dikit po talaga doon sa karanasan ko dahil, syempre, marami po makaka-relate dito sa part na siyempre, nando doon po yung regrets eh. Diba? Para pong sana nagkaroon pa ako ng time or ng chance na mas makasama pa yung daddy ko. Ganun po. Ganun po. Oh, okay. So, okay ka naman sa family ng... Maayos naman yung ano ng stepdad mo sa'yo? Yes po. Maayos naman po. Okay, sa mga kapatid. Ilan ang kapatid mo sa mom? Opo. Less po ako na talagang... Tinanggap po nila ako. Pagdating ko po doon, nagulat po ako eh. Parang hindi ko rin expected na ganun po. Pero siyempre, kasi hindi ko na rin po, siyempre, maiwan yung mama ko. Kaya, bumalik pa rin po ako dito sa Pilipinas. Ilan yung kapatid mo sa mama at ilan yung kapatid mo sa daddy? Sa mama ko po, 2. Tapos, sa daddy ko po, 2 din. Ah, okay. Sige. Pwede sa ano, no, magpakailan man palang kwento ng buhay. Ang katatapos lang ng season 3, so ano yung feeling mo dun sa champion? Tapos ngayon, in-announce na rin yung season 4. Ano yung feeling mo kapag may bago na namang
from new crop of singers na naman ang ipapakilala ng GMA. Medyo nakakaramdam, parang threatened ba kayo dahil may bago na namang papasok ng mga bagong singers? Ayun, Sir Georgie, actually, sobrang proud po ako dito sa ating latest grant, the winner po ng The Clash, si Jessica, kasi nagkaroon din po ako ng chance na makatrabaho na rin po siya at sobrang galing at napakabait po na tao ni Jessica. So, sobrang happy rin po ako sa nangyari sa kanya. Tapos yung regarding naman po dun sa pag every season na may darating na bagong mga Clashers, ganyan, aminin ko po sa inyo, every time po yun, pag in-announce na may bagong season, lagi po kinakabahan. Feeling ko, anytime, alam mo po yung parang may bago ng singer, so tapos na kayo, pabalitan ka na, ganun. Lagi po yun. Minsan nga po, parang, alam mo yung, parang minsan hesitant pa ako, minsan nanonood, ganyan. Pero, na-overcome ko naman po, kasi iba-iba naman po talaga kaming lahat as a singer na iba-iba po kami ng i-cater sa mga kapuso. Oo. Last na lang, last question ko sa'yo. Ang lahat naman, of course, na wish ng mga singer ay magkaroon ng single, album, at syempre concert. Ikaw, ano ang gusto mong, ano ang dream concert para sa'yo, sakali? I'm sure kaya mo naman talaga naman. Kahit isang mini concert man lang sa'yo. Opo, dream ko po talagang na magka-concert kasi yan po yung isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Yung isang, kahit sabi nyo nga po, yung medyo, parang kahit mini-concert lang siya pero major yung, ano, yung impact. Sobrang, yan po, dream ko po yan magkaroon ng concert po. Sino mga dream din na guest po sa concert dito sa kanila? Siyempre po, gusto ko po sana kung mag-guest ko po si Miss Julie Ann San Jose, ang South Border. Tapos siyempre yung mga kasama ko rin po sa AOS, sa mga nagbi-mentor din po talaga sa akin, yung sila Sir Christian, sila Kuya Mark. Ayun po. Yun po yung mga gusto ko mag-guest. Okay, good luck ha. And magpapasample ka naman siguro mamaya. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you, Tito Go.